Eddie. So, yun na nga mga bossing. So, okay pa rin, no? So, another item for review and performance rating, mga bossing. Ulitin ko na naman, no? So, yung mga item na nare-review natin at binibigyan ng performance rating, ito yung mga item na nagamit natin within 3 months and above. So, itong next item natin ay ang Neea Q8 Bluetooth headset. So, ito ay matagal na, mga bossing. September pa ito natin na-purchase. Sa Lazada pa rin, syempre, bossing. Nagbigyan na rin tayo ng unboxing and review nito, no? Physical review, etc. Pero, syempre, yung performance rating and review, sabi ko nga, ay kung matagal na natin siyang nagamit. Okay, so, okay, pag binili nyo siya, no? Wala naman siyang ibang special na laman sa loob. Kung hindi yung, maliban na to, may libreng ano to eh. Nung nabili namin, may libreng LED watch, pambata. So, ito lang siya. Hindi ko matanda kung meron tong cable. Pero alam ko may charger, may charging cable siya. So, basic na basic. Bluetooth headset. Sa physical appearance, again, lagi tayo magbabase ng physical appearance at review. Or, sa performance, syempre, depende na yan. No? Meron naman minsan na magkano lang pagkakabili natin pero nagbibigay tayo ng magandang performance rating. So, sa physical review, kasi yan yung binayaran natin eh. Hindi natin mababayaran yung quality agad-agad kung hindi natin yan matatry. Or hindi tayo nanood o nagbase dun sa mga napanood nating reviews at comments dun sa item na to. So, okay. So, syempre, unang-una dun tayo magbibase sa physical appearance. So, worth 300 lang to, 300. Hindi ko matanda kung 320 or ganun. Basta 300 lang siya. May libre pa siyang LED watch na nabili namin. So, sa physical appearance, alam ko marami nang nakakita nito sa inyo. Okay, napaka-presentable naman niya. So, very rigid ang design. Ayan. Masasabi nating, kumbaga doon sa presyo niya ay napakasulit. Sa physical appearance, no? Napakaganda kasi niya eh. Yung makikita niya yung mga edges, yung mga gilid, yung pagkagawa niya, ayan, yung bakal, adjustment, yung wire, diba? Kung sa 300 pesos, value ay sulit na. Okay? Pati yung mga foam, ayan. September pa to, ha? Pero hindi naman kasi tayo barubal gumamit. Eh. So, kung sa physical appearance lang, magbibigay tayo ng rating between 1 to 5, of course. We will give this 5-star rating sa physical appearance ng Neea Q8 Bluetooth headset. Yan, mga bossing. Yan, makikita nyo naman. So, again, hindi ito sponsored ads. So, ano lang to talagang sarili nating experience at yun nga, sarili nating experience dun sa item, no? Sa yung kung ano masasabi natin sa paggamit natin sa kanya. Kung ano mga experience natin or whatever. Okay? Basta physical appearance, oh, makikita nyo. And mga bossing, andyan yung, so doon sa band, ito yung pinaka-headband mo, no? So, gawa siya sa isa, may foam, meron siyang manipis na foam, so para komportable ka doon sa ulo mo. And then, makikita mo dyan yung kanyang, yan, meron kang, yan yung logo ng Neea. So, yung adjustment niya naman ay, tinatawag na ano yung automatic adjustment. Ayan, oh. So, wala siyang grip. O wala siyang parang lock para mag-adjust. Ayan, i-adjust mo lang siya. Pataas at pababa, depende sa laki ng ulo mo. So, kagaya ko, medyo malaki yung ulo ko. At yung wire niya ay nakaset na for even more adjustment dun sa hindi siya nakasagad agad. Ayan, o, medyo maluwag pa kung mahatak mo man yan o masira mo. So, both earphones sa left and right ay na-adjust sa kanyang todong adjustment. Maximum adjustment. O guys, sa akin na medyo malaki ang ulo ko. Yan. Saktong-sakto yung pinaka... Hindi pa nga todo to eh. Ano pa nga to? Medyo meron pa siya yan. Medyo may aangat pa. Pero fit na sa akin. Okay. So, dun sa... yun nga yung kung komportable ba siya o ano. Okay naman. So, maganda yung pagka-fit sa tenga mo, sa ulo. Basta yung overall na... sukat dun sa ulo mo ay komportable. Walang discomfort feeling. Tama ba yung aking
Tama ba yung ano ko yun? Yung sinabi ko. Basta hindi, walang ano. Okay siya, comfortable siya sa ulo. Kahit matagal gamitin kasi nagamit ko na to ng sa mga pagmabiyahe kami ng malayo noon, pag nagdi-deliver kami, nagamit ko yung mga 3 hours, 4 hours, no? Nakalagay lang siya dyan sa ulo ko. At talagang komportable siya, pati yung kanyang earphones dito. Hindi naman siya namamaho. No? Bagay, ako lang gumagamit, pero kahit na hindi ko pa nalalaban to or napupunasan since nung ginamit ko to noong September last year. Mabango pa rin naman siya. So, pero, syempre yung hygiene, depende na yan sa tao. Okay, so dun sa performance tayo. Yung sound, doon tayo sa sound. So, again, kung magbibigay tayo ng ratings sa sound, clear, crisp, at malinis ang tunog niya. Yes, oo. Yun nga, syempre, huwag natin compare sa mga JBL headphones, etc. Pero, di ba, sa price range, or ano, para siyang ano eh, pwede natin siya i-compare doon sa mga worth 1,000 pesos na mga Bluetooth headset dyan, no? Ganun ang sound quality niya, malinis. O kung hindi naman talaga hanap nung ganun kalakas, ang hindi naman ganun kalakas ang bass niya. Pero sabi nga, malinis. So hindi naman palagi sa sounds kasi pag magre-rate ka, hindi palaging dun sa lakas o lakas ng bass o ano. Yun sa linis. Kung crisp at, yun nga, detalyado yung tunog kung malinis. Yung treble, yung mid, yung boses, di ba? So, para sa akin, again mga bossing, 5 star doon sa sound quality. Sa battery performance, naglalast siya ng sa nagamit ko 2 days nang diretso, no. 2 days na diretsong gamit. 2 days na diretsong gamit. Mga siguro ang nagamit ko na isang 4 hours, 16 hours ko siya nagamit, 2 days. Pero syempre nalobad siya nung the other day, nung pangalawang araw. Pero napakabilis lang i-charge, wala pang 2 oras magagamit mo na siya nang matagal. Okay? So, kung doon sa performance niya, overall performance, doon sa kanyang power at, yun nga, sa performing level niya ay maganda. Matagal ang kanyang battery life, mabilis siyang i-charge, kahit i-charge mo ng 30 minutes ay magagamit mo na siya ng ilang oras. So, meron siyang indicator naman siya kung full charge na or hindi pa. Pwede mo siyang i-charge gamit ang iyong power bank. Sabi nga sa inyo, kahit 10 minutes o 15 minutes magagamit mo na siya. Very easy to connect din. Upon pagka naka-paired na siya sa iyong device, mabilis na siya mag-auto-connect once na in-enable nyo ang inyong Bluetooth. Ang function niya, meron siyang FM. Okay, meron siyang FM. And meron siyang SD card function. So, meron siyang lagayan ng memory. Mga bossing, hanapin natin yung memory. Ha? Yep, eto. May lagay siya ng memory dyan. SD card, kung may mga naka... Automatic na to. Pag nilagay niyo SD card to, automatic na nandun na kayo sa SD card mode. So, diretso na yon sa inyong output. Maririnig nyo na. At ang pag-select ng tracks ay nandito. Okay, ipipress down nyo siya, then select right or left. Pag nasa ibabaw ka naman, ay yung volume adjustment. Okay, ayan, makikita kayo maliit na... meron kayong makikita maliit na pindutan dyan. Pag pinress nyo siya, yun yung track select. Press then, press nyo muna madiin, then press left or right. Doon yung track list. Or pag nasa FM kayo, doon yung pag-search ng channel o station. So, pag nasa ibabaw lang naman at hindi nyo siya ipipress, volume yan. Okay, lalakasan or hihinaan. Minimal or maximum ng volume ng inyong headphones. Pwede rin siyang option, no? Kung nakakonect ka sa Bluetooth at mag-answer ka ng calls, ay pwede rin option na dito mo siya i-receive. Kasi wala siyang mic, eh. Wala siyang mic. So, ang communication between phone and this device, receiver lang siya. So, dito nyo maririnig ang usap nyo, magsasalita pa rin kayo doon sa mic ng inyong handheld phone, sa inyong phone. Okay? So, may option to answer here. Pipindutin nyo lang. Merong ano dito, merong icon. So, pag nag-ring ang phone nyo, pwede nyo pindutin dito o pwede nyo rin pindutin sa phone ninyo. Again, mga bossing, Nia Q8 performance rating and review. So, September last year pa natin ito na ibili, hanggang ngayon ay
very good pa rin ang performance. So, nakuha namin ng 300 plus. 330 ato, 320, no. Check nyo na yung ibang video dyan. Kung search nyo lang dito, yung nung in-unbox natin siya. Or alam ko, previous item na to, kasi hindi pa tayo nag-review nung nabili natin siya. So, very good buy item. Kahit sino, siguro, no, basta check nyo lang seller's reputation. Or, i-check nyo lang kung talagang legit na Niyak U8. Makita nyo naman yan, eh. Pag naging presyo nito, 100 pesos, natural, hindi na legit yan. So, maglalaro lang yan between 300, 350, 380. O, pinakaswerte nyo na kung mag-sell siya ng mga 280 o 290. Okay, mga bossing, again, Niyak U8 Bluetooth headphones. From Lazada to. Okay? But rating and reviews are not sponsored. Ha, mga bossing, ha? Ito ay sarili nating rating and review upon our usage experience. So, mga bossing, ang tabi lang sa mga iba pa nating items for review. Kung hindi mamaya pa, baka may upload pa tayong bago or tomorrow. Okay, mga bossing. Rock and roll.